Ano po yung mga na-resolve ng mga sa mga pending motions? Ano po yung mga... Actually, wala. Wala. So, ang ano lang na pag-usapan nyo yung tinanong lang ni Justice Leonel? Tapos we clarify actually yung position nila when they were questioning the automated election system. Na ang sinasabi nga nila, ipagpapatuloy yung tanong na yon at ang pag-question ay kinakailangan in fairness to COMELEC, the constitutional body rin, dapat sila rin ang pasagutin doon kasi sila yung nag-implement ng election. Okay. So wala pa pong setting ng hearing o recount mismo? Wala pa ganun? Wala pa kasi pinaliwanag din na medyo mahirapan logistically ang Supreme Court. Hindi nagsabi na doon? Si Justice Kadima. Okay. Kung doon sa mga witnesses, may mga nasala na ba kung ilan mo yung... Pinapalimitahan lang naman yung witnesses. How many? 3 per cluster. Tatlo sa bawat presinto pwede magpresenta ng testigo. After po ng comment, ano na yun? Itayin natin ang resolusyon ng Supreme Court. Ma'am, what's next? Ano na yan? Resolusyon sa ano? We're waiting for actually maraming pending motion na hindi pa raw inamin nila, hindi pa nila napag-uusapan. Napag-uusapan pa nila. At bukod doon, bago kasi magtuloy-tuloy yung kaso, kailangan din makapag-issue ng preliminary conference order. So lahat yun iniintay natin. So yung side ni VP Robredo, ang sagot niyo sa tanong na kung pwede tiniwalay na sila ng VP sa iba pang profession sa automated case, anong magiging? Siyempre hindi. Kasi kung matatandaan yun yung canvassing sa Kongreso, iisa lang ang certificate of canvass for President and Vice President. So kung sasabihin mong hindi totoo at hindi mo mapagkakatiwalaan ang certificate of canvass, eh di ibig sabihin, pati po ang presidente, dinaya at mababakante ang posisyon. So basically po, ang kailangan mo na resolve yung integrity ng AS. Yun ang posisyon namin, yun ang hinihingi namin sa tribunal na sana i-resolve ito na yun. Tingin niyo mong dito sa stage na ito panalo kayo o positive kayo? We've always been confident that but the Vice President has legitimately won the 2016 election. Okay, thank you.